Ang tigas, grabe. Ano to? Pag-habis ko po, ayan, so pag-habis, namataas na po yung labis. Yung pamasahe mo, sasagutin ko para makauwi ka ngayon. Tanggapin mo to, kuya, para sa'yo yan. Kunin mo. Maraming salamat po, kuya. Malaking tulong na po ito sa akin. Mm-hmm. Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga katropa. Kasama ko ngayon, si Kuya Adrian. Lumapit siya sa akin, jowa nang gusto na raw niyang umuwi sa kanilang probinsya sa Lopez, Quezon. Bukod sa miss na niya ang kanyang pamilya, ay sumasakit na rin daw ang kanyang likod dahil sa kanyang pinagtatrabahuhan dito. So, kausapin natin si Kuya Adrian para mas malinawan tayo at malaman natin kung ano ba talaga ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Tara, kausapin natin. Pala si Adrian, yung nag-muslim. Taga Lopez, Quezon. Oo. Okay po, nakita po ito si Kuya Katropa. Gusto ko na pong umuwi ng Quezon. Wala lang po akong pamasahe. Oo. So, Kuya Adrian, bakit mo gusto nang umuwi sa inyong probinsya sa Lopez, Quezon? Nakaramdam rin lang po ako ng pagod sa sakit ng kalamakit ng likod. Okay, so bakit sumakit ang likod mo, Kuya Adrian? Kabubuhat po ng simento. Bukod sa simento na binubuhat mo sa iyong pinagtatrabaho, ano pa yung iba mong ginagawa doon? Kontraksyon din po sa loob. Napakarami ng iyong ginagawa, kaya siguro napwersa ang iyong likuran. Napwersa po. Okay, si Kuya, may asawa ka na? Meron po. Ilan ang anak mo? Tatlo po eh. Malalaki na? Oo, yung panganay ko po. Graduating na ng high school. Tapos yung bunso mo? Grade 11. Ilan taon ka na nga pala ngayon, Kuya Adrian? 38 na po. Magte-38 ka na. Ikaw ay lumayo sa iyong pamilya para magtrabaho dito. Yun, para mas kumita ng mas malaki. Kaso sa hindi inaasahang pagkakataon na gusto mo talagang magsumika para sa kanila, yun nga, napwersa ang iyong katawan at sumakit yung likod. Maaari bang makita yung likodan mo? Sige, ubarin mo nga, kuya, para makita natin kung ano yun. So ito daw, mga katropa, ito yung sumasakit kay Kuya Adrian dahil ano to, ang tigas, grabe. Ano to? Grabe, sobrang inang buto, ang tigas. Mga katropa, grabe, sobrang inang ang tigas sa kabila. Ibang-iba, mga katropa, sa kabila pahawak nga. Pag sa kabila, malambot. Pagdating dito, mga katropa, medyo delikado to. Napakatigas. Ano yan, napagsakan ka? Pag-agis ko po, ayan, so pag-agis, namataas na po yung labis. Hindi na nabila po. Pag-agis mo, may lumagitik sa likod mo. Inang, mga katropa, napakasakit niyan. Grabe, sobrang tigas. Kung mahahawakan niyo to sa personal at sa totoong buhay, napakatigas. Sa kabilang side niya ay hindi naman. So parang hindi na normal. Kailangan na ni Kuya siguro itong ipa-check up. Kaya gusto mong umuwi dahil gusto mo na muna magpahinga at para kasama na rin ang iyong pamilya. Grabe ka, Kuya. So paano kung bibigyan kita ng pamasahe ngayon? Anong gagawin mo? Uwi na po ako. Malaki pong pasalamat ko po at makaka-uwi na po sa aking pamilya. Okay, so makapagpa-check up sa inyo. Okay, tapos ngayon ay pag binigyan kita ng iyong pamasahe, uuwi ka na ngayon. Uwi na po. Okay, saan magmumula ang daan mo pag punta mo dito? Saan ka sasakay? Dito. Pumuntang Lipa. Lipa, tapos? Sakit ako kung mas papuntang Quezon. Papunta ng Quezon. Bas na agad o, didiretso ka pa ng Kalamba? Diretso lang yung pakitang Quezon. Saan ka nasakay doon? Sa Lipa. Sa Lipa. Magkano pamasahe mula dito? Anong lugar to? Alitagtag, Batangas. Okay, mula Alitagtag, Batangas hanggang Lopez, Quezon, magkano yung pamasahe? Inaabot ng 600. Hindi pa kasama ang pagkain mo. Okay, so sige kuya, para mabilis tayo yung pamasahe mo, sasagutin ko para makauwi ka ngayon. Bukod doon, bibigyan kita para may pangkain ka, pandagdag sa pagkain mo. Okay, so ngayon kuya, aantayin kita dito. Kunin mo na lahat ng gamit mo, ha. Ngayon, kunin mo ang gamit mo. Aantayin kita dito ngayon. Sige, ligpitin mo na.
Noon mga katropa, si Kuya Adrian, pinakuha ko na lahat ang gamit niya. Dahil siya ay hihahatid ko na para siya ay makauwi na ng Lopez Quezon. Makasama na niya ang kanyang pamilya. Okay Kuya, para makauwi ka na diretso sa inyong lugar sa Lopez Quezon, tanggapin mo to Kuya, para sa iyo yan. Kunin mo. Salamat po Kuya, malaking tulong na po ito sa akin. Para makauwi ka at makauwi na po ako sa Quezon. So yun mga katropa, so, Kuya, binigyan na natin, magagamit mo yan pang pa-check up mo para makauwi ka at pambili ng mga kain mo. So Kuya, ingat ka sa iyong biyahe. Maraming salamat. So mga katropa, ito na nga si Kuya Adrian, dalhin na niya yung kanyang gamit. Ito yung bag. So tingnan natin yung laman mga katropa. So mga katropa, si Kuya Adrian, ito na yung kanyang gamit. Dala na niyan lahat at siya ay ready na para umuwi sa kanilang probinsya sa Lopez Quezon. So paano Kuya? Tara na, sabay ka na sa akin. Sakay ka na doon sa motor. Tara na. So, mga katropa, ito kasama ko na si Kuya Adrian. Let's go, pupunta na kami sa kanyang sasakyan. So yun ang mga katropa, kinuha na ni Kuya yung bag at pupunta na siya sa sakayan. Sakay na ng jeep. Oh, ha, ingat ha. Kaya nang marami ka. Ha? O sige, ingat ka sa pupuntaan mo ha. Lakad na. Sakay na. So yun ang mga katropa, si Kuya ay pasakay na ng biyahing Santo Tomas City, Batangas at doon daw siya sasakay. So yun mga katropa. So ito si Kuya. Kuya, dito sakay na ito. Hey! Dala na, Kuya, ingat ha. So yun ang mga katropa, sumakay na si Kuya. Biyahin na siya papuntang Santo Tomas City, Batangas. Kuya, ingat. So yun mga katropa, naihatid ko na ng maayos si Kuya. So hanggang dito na lang ang video mga katropa. Maraming salamat sa inyong panonood.